So, dapat kung media ka na totoo, dapat nasa gitna ka lang. Sabihin mo yung mali, sabihin mo yung tama. Governor pa yata siya, yung hindi niya nabayara, hindi siya nag-file. 1981 ba yan to 85? Diba? 1981 to 85. Yes po. Yung 1985 income tax returns, dapat pina-file yun ng 1986 po. Yes. No? Paano siya makakapag-file ng income tax niya return sa 1985 samantalang wala na sila dito sa Pilipinas? Kahit gustuhin mo man mag-file, paano mo mapapile? Oh, speaking of that, no, nandun na po tayo, no. Sila po ay nawala sa Pilipinas, no. Sa aking pagkakaalam po, no, the past presidents na nagkaroon ng problema, no, sila po ay nilitis dito mismo sa Pilipinas. Nagtataka po tayo na sila po, no, ang pamilya Marcos ginawa exile, no. At bakit hindi litisin kung sinasabi nilang magnanakaw, maraming papanagutan sa batas? Bakit need sila dalhin sa isang lugar doon sa Hawaii, no? Di po ba dapat dito sa Pilipinas? Ano po ba yung dapat na sundin nung time na yun? Alam ko po ang nangyari sa kanila. Kung unang case na na-file sa kanila, sa San Francisco ba yata yan na court? Ngayon, ang naging ruling doon, kung hindi ako nagkakamali, ay dapat, hindi dapat sila doon litisin kasi nga hindi naman doon nangyari yung krimen kung meron man. So dapat, sa Pilipinas. Ang kaso lang, alam nila yung history ko kung bakit ganon. Oh. Yan. Clear para sa mga Pilipino, no? Tapos dapat, yung pagdating pa po nila sa, ano, doon sa pinagdalhan sa kanila, sila naman ay dati, kasalukuyang presidente pa naman ng Pilipinas noon. Dapat binigyan man lang siya ng courtesy accorded to a sitting president. Eh, ano bang ginawa sa mga gamit nila sa kanila? Oh, kayo na po magsabi nun kasi history na po yan. And yun nga lagi natin sinasabi po, no? Dapat malaman din yung the other side and the real, no? At yung other side of the story na yun yung magtutuwid, lalo na dun sa mga kabataan na ni hindi pa nila naabutan, no? Okay. Kahit man lang yung 90s, no? Yung pamumuno ng mga pumalit nung umagaw sa pwesto kay Ferdinand I. Marcos na hindi nila nakita doon na yung sistema, yung kaaluhan sa buhay na pinalitan ng puro pangako. Kasi nung 1986 po, lagi sinasabi nila ang problema ay si Marcos. At nung sila ay naggawa ng EDSA rebellion na yan, no? Inalis na ang isang Marcos. Hanggang ngayon, bakit po isang Marcos pa rin ang problema nila? Marami po akong alam tungkol sa totoong nangyari dyan sa EDSA rebellion na sinasabi ninyo. Pero siguro hindi sila maliliwala. Kasi ako, at that time, loyalista po ako. Pero ako rin ay pumunta sa EDSA para magmanman din. Marami po akong nakita na hindi nakasulat sa mga libro at hindi sinasabi ng mga totoong nandun. Ngayon na lang sila nagsasabi ko ano yung nangyari ng mga panahon na yun. How about po doon sa, ano, sa pagkakalibing ni Pangulong Ferdinand I. Marcos sa libingan ng mga bayani, no? Isang tumatakbong vice-presidente kasi ang nagsabi na dapat daw ipahukay siya doon sa libingan ng mga bayani. Bakit po huhukayin? Ang isang sundalo po na ordinaryo na namatay ay entitled po mga ilibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon, siya naman ay naging dating pangulo, di ba? Di ba may karapatan din at sundalo pa siya dati? Di ba dapat lang na may karapatan din siya mailibing doon? Kaya nga po, no? Doon kami nagtataka kasi pagdating po sa mainstream media, no? At talagang mainstream pang nag-i-interview. So parang lumalabas talagang one-sided kasi ang lagi lang po sinasabi doon, no? Dahil siya ay isang diktador na presidente at kaya dapat hindi daw siya. Hindi sinasabi po yung pagiging sundalo. Kaya nga, siya naman po ay sundalo. Nasa records naman po niyan. Ang tatay ko nga, hindi nga naging presidente, sundalo, nasa libingan ng mga bayani na Karibing. Bakit mo ipagkakait yung isang dating naging pangulo na mailibing doon? May karapatan naman, sa sundalo pa. At yun po yung sinasabi natin, no, na meron po talagang pagkakaiba yung mainstream media
no, ng pamamahayag. Ang naaano ko dun sa media daw ko, no? Pero para silang ginete na one side lang ang nakikita, din na nakikita yung corner, yung ibang side. So dapat kung media ka na totoo, dapat nasa gitna ka lang. Sabihin mo yung mali, sabihin mo yung tama, basta nasa pantataso totoo lang. Kasi hindi naman lahat tama, hindi naman lahat mali. Sabihin mo kung hindi tama at bakit, sabihin mo kung tama at bakit. Bakit puro mali na lang nakikita natin sa isang tao? Kahit nga po kriminal eh, meron din siya nagawang mabuti sa kanyang buhay. Na-experience ko po yan kasi naging judge ako ng 13 years. Oh, bago ako naging justice po ng 13 years din. Oh. Kasi yung may mga iba, pag sinabi nilang kriminal yan eh, ganon. Kaya nga sa drugs din, kaya nga merong rehab eh. Gustong magbago buhay yung tao. O bakit ko naging kriminal ka ba, hindi ka naman pwedeng magbago. Kaya nga may eraser yung lapis eh. Kaya pag nagkamali ka na hindi naman masyadong para heinous crime na nagawa mo, eh pwede ka pa rin magbago. Pero base po sa aking pagre-research, wala po ko nakitang kaso si Ferdinand E. Marcos. Wala po. Si Secretary Panelo na po ang nagsasabi, at saka si Harry Roque po. Kasi si Harry Roque, di ba alam niyo naman ang background ni Harry Roque ng kanyang kabataan, human rights lawyer talaga yan. Pero sabi niya, siya daw ay nagsaliksik, bakit kasi tumatakbo under unity. Kasi nagsaliksik daw siya, na wala naman daw siya nakita na kaso si Bongbong Marcos. Na personal case niya. Ang laging sinasabing kaso ni Bongbong ay yung kaso allegedly ng kanyang tatay. Na hanggang ngayon naman wala pa naman napatunayan. Ah. Kung may maisasuggest ako, ang interviewin niya si Rita Gadi. Kasi siya yung nakakaalam pati sa mga cases nila na final sa New York. Siya ang nakaka-observe ng araw. Siya ay taga Malacanang Preschool. Oo, na yata siya. Si Martin Andanar, Brad din namin yan, Epsilon yan din yan. Pati yung tatay po niya, na ambassador sa Malaysia. Mm-hmm. So, ano po, panawagan natin sa mga kabataan na naniniwala sa isang one-sided story na kanilang kinalakihan. Karamihan po ng mga millennials ngayon, hindi mo na madidikta sa kanya yung distorted na facts. Sila mismo nagre-research. Kaya marami ding sumama sa BBM Youth dito sa amin. Kasi sabi namin, bakit gusto ninyo mag-BBM Youth? Eh, hindi nyo naman na-experience yung mga nung panahon ni Marcos. Sabi nila, kasi sabi ng nanay at tatay namin, mas maganda daw ang buhay ng panahon ni President Marcos. Biruin mo, may scholarship pa siyang pinanginigay sa mga sa mga mahihirap na tao. May isang pamilya ako na namit na ito sila magkapatid. Ang tatay niya ay architect pero namatay. Pero silang lahat ng ito magkakapatid ay nakatapos po sila dahil sa scholarship na na-avail nila nung panahon ni President Ferdinand Marcos Sr.